Good Sunday morning, mga Karomars TV. Magandang umaga po sa lahat. Ito na naman tayo sa ating daily routine. Ang pag-exercise para ma-maintain natin yung ating kalusugan. Lalo't na ngayon eh, ang pinaka-importante talaga sa ngayon talaga, ang health talaga. Hindi tayo mabasa-basa makakagalaw pag mayroon tayong naramdaman sa katawan. Eh, lalo na ngayon, eh, halos ang issue sa buong mundo, eh, it's all about health. Health talaga ang pinaka, ano. So, pinakamagandang depensa talaga dyan, yung kumain ng sapat, saktong tulog, at saka exercise. Kung may budget ka sa pangbili ng mga prutas, gulay, o kung wala kang gulay, magtanim-tanim ka na lang sa bakura natin o sa kung saan tayo pwede magtanim. Ang importante lang talaga dyan, maingat po tayo sa ating sarili, lalo na ngayon napakalakas mang hawa ang, ano, ang COVID. Matalsikan ka lang ng laway, makahawa ka lang dun sa may infected, magkakaroon ka na rin. Kaya doble ingat tayo. Ang depensa talaga dyan, kasi dapat palakasin ang, ano, ang immune system. Kasi ang immune system natin yung lumalaban dyan sa mga viruses na yan. Kung tutuusin, matagal lang mayroong virus na yan. E ngayon lang nila nalutuklasan na ganun pala ka lakas na virus na yan. Hindi natin malaman kung gawa ng tao o sadyang sa environment talaga nagagaling yung virus na yan. So, ang gagawin natin mga ka-Rumors TV, ang dipinsa natin dyan, palakasin ang ating immune system. Dagat kumapit yung virus na yan, kung mahina ang ano mo, ang immune system mo, tatalunin talaga ang immune system mo, yung panlaban sa ano ng katawan mo. Pero kung malakas ang resistensya mo, so, lalaban talaga ang katawan mo. Mild lang sa'yo yan, kung ganun. Dadalhin mo lang ng ilang linggo, sipon, upo. Inuman, ano lang, kumbaga, herbal lang inumin mo. O, oregano lang na in-extract. O, calamansi juice lang, o lemon. Gagaling ka na. Dahil sa malakas ang immune system mo. Kasi isa rin sa mga problema natin dito ngayon sa, ano, sa, lalo na ngayon sa panahon ngayon, yung kwan, yung lagi ka nag-iinom ng gamot. Alam mo namang ano ang maging pikto sa laging pag-inom ng gamot. Yung mga synthetic medicine. Lalo pat yung mga nagbimintinance dyan. Maintenance sa high blood, diabetes, kidney, lahat-lahat na may nagbimintinance. Ihina talaga ang ano natin, ang ating kidney. Kasi yun ang nagsasala sa dugo natin eh. Tapos isa pa, maapektuhan rin ang atay. Kaya kung ang problema ay high blood lang, pag nag-maintenance ka, pagdating dalawang taon, tatlong taon, dadami na sakit mo, maging complicated na yan. So pinakadabis na gawin, aralin natin kung paano tayo maggamit ng mga herbal. Kasi marami tayong mga gamot na sa palipaligid lang na mas maganda gamitin. Walang residual effect. Yung tinatawag na residual effect yung ano, yung hindi ba yung absorb sa katawan mo yung mga chemicals na isa rin sa mga cause na magkakaroon ka ng ba, nagkakaroon ng cancer o kaya yung sakit. Kasi hindi rin talaga maganda ano, ang epekto ng pag-intake ng gamot. Ang maganda talaga organic lang sana, organic kung pwede, yung herbal. Kung pwede kasi alam naman natin, yung mga sinaunang tao, hindi naman uminom ng mga ganung mga gamot. Sa kanila, mga sinaunan lang, haplas lang, tsaka ano, yung mga ointment lang, tapos inom ng mga ano ng tanglad, yung pinakuluan na tanglad, o yung tinatawag natin pito-pito, yung dahon ng abokado, dahon ng ano ng mga dahon-dahon, mga sambong, yun ay herbal. So buhay nila, aabot ng daang taon. Isa henerasyon din ngayon, ano na eh, success ka na pag nakaabot ka ng 60. 60 years old is ay, ano na yan, napakalaking bagay na sa'yo yan pag umabot ka ng 60 years old. Lalo na ngayon, no? Ang laki ng problema natin ngayon. Halos di na makaabot ng 60, wala. Tirik na. Biyahe na. Kaya ang pinakadepensa natin ngayon talaga, gagawin natin dapat nararapat, maging fit and healthy. So, yun ang gagawin natin. Gumain ng maayos, sa oras, saktong tulog, at exercise.
Yan ang pinakadabis natin gawin ngayon. So, ito nang gagawin natin ngayon sa ano, daily routine natin kung ano magandang gawin para sa exercise natin araw-araw. So, ang unang ituturo ko sa ngayon, yung kailangan natin pag ano, pag-upisa natin ng exercise, kailangan natin ng inhale, exhale. Para yung oxygen, papasok sa ating katawan, sa ating baga. Pero maganda paghinga natin, kumbaga magandang air, ano, ng air passage, malinis. So, mga 8 counts lang na inhale, exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yan pinakatapos talaga mag-inhale para maganda ang circulation ng hangin sa ilong natin o sa bunga natin, yung air passage is maliwalas daanan ng hangin para hindi naman makasupakit yung ano natin, kasi baka tayo mabigla lalo pat nag gagamit tayo ng lakas o force sa ating sarili para tulad na magpo-push up. Pag unat-unat, gumagamit tayo ng lakas, humihinga ka. So mahirapan tayo paghinga, alam mo naman natin pag naharangan, nagkaroon ng bara ang ating respiratory system, mahirap ang kapaghinga. So paghirap ang kapaghinga, lakas ang pitig ng puso mo. So delikado tayo sa mga ganung bagay. So kailangan natin yung ano, mag-stretching muna tayo. Ayan. Unat-unat. Yan, lumalagotok ng ano. Yan, no? Itong mga joints. So para ma-maintain lang talaga ang magandang hugis ng katawan, kasi pwede hindi mo na ma-achieve yung magandang hugis ng katawan, lalo na hindi ka naman sanay nag-exercise, hindi ka tulad sa akin na talaga sadyang noon pa man nag-exercise na ako. So at the age of 41 ngayon, medyo na baybawin ang katawan ko. Dati-dati, nasa abroad ako, malaki yung ano ko dito, yung pats dito, at saka ito, malakit yan. Yung ngayon medyo bumabalik-balik na ulit yung ano, yung dati kong pangatawan. Kahit na mga medyo kita kukulubot pa dahil ano pa, kumbaga dadaanan na ng pats yan. O lumubo na dati yan, tapos ngayon nag-diet, nagpumayat, kaya karoon ng mga gantong ano, luwag-luwag. So para mabalik yan sa ano, dati, ang gagawin natin mag-exercise, so ano mga tayo, chitsing. So pinakalabas ngayon head ano na, head turn na. Count ng ano, 8 at ang ano, dalawang 8, dalawang balikan yan. May reverse. Hindi pwede lang reverse kasi baka may magkaroon ng stiff neck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ang sunod niyan is ang ating shoulder. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sunod niyan, balakang. So, ito yung ating hips na ngayon. I-coat natin ito kasi ito yung pinaka-problema eh. Lalo pag nagka-edad, pag-yoko, pagbalik, ang sakit na. Pero sa hindi natitwist yung hindi magandang posisyon yung pagka pagyuko, ipagbalik, kailangan tayo mag-exercise ka para maunat yung ano sa balakang natin para magandang twist. 1 2 3 4 5 6 7 8 reverse. 8 7 6 5 4 3 2 1 Sunod niyan, tuhod. Ito natin, hawak ng tuhod, tuhod na dalawang kamay, tapos ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede natin yung paa. Pwede natin ikot na gano'n. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Sunod. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, punta sa kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alam naman natin bakit ganun ginagawa. Para hindi mabigla ang katawan at hindi magkaroon ng muscle pain o yung mga joint pain, back pain. Kaya laging iniunat muna bago pumunta tayo sa pinaka main o proper exercise natin. So ano natin ngayon? Ang gusto natin mangyari, palitin natin ang ating tiyan. So, hindi man lumiit, at least magkaroon siya ng ba, muscle ba, yung groove, o kaya magkaroon na siya ng pakat na medyo kaganda na yung ano, hubog yun ang pinakapatan niya, kumbaga. So kung papat ka palalo, lalong lalabas yung muscle sa ating abs. Magkaroon tayo ng six pack. So ngayon, binabalik ko lang talaga, kumbaga, yung dati kong six pack eh nawala dahil naging one pack na lang. So ngayon eh medyo lumabas-labas na uli dahil sa ating pagdisiplina sa sarili. Kontrol sa pagkain at saka isa pa, exercise talaga. So, ito yung pinakamain exercise na ituturo ko sa inyo. Tatlong sit lang naman to. Ang sit up. Ang sit up eh, pwede naman huwag biglaan, lalo pat malaki ng tiyan mo. Pwede naman dibiglain. Ang gagamitin natin eh, ano lang, eh, i-precompress ng kabagang ang ating sikmura. Yung igaganon lang, yung bibilang ka lang ng, for example, eh, 16 counts para ano, isang set mo na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ganun mo na, kasi alam naman natin kung yung malaki tiyan mo, hindi mo mababibid ng biglaan yan, kasi pag-ibig sa sakit, mahirap. Kaya ang gagawin, twist lang muna para hindi mabigla ang ano, katawan. So at least meron ng mga cutting. Talabas na yung mga cutting kahit sabihin may patch unti dahil yun nga, nagpapayat tayo uli para labas uli yung ating ano, katawan. Alam naman natin na dapat ang i-maintain natin ay na ibabagay sa height mo yung laki ng iyong katawan, waistline mo, at saka yung height. Yun laging inahanap, lalo ngayon sa mga nag-apply ng police o military. Lagi nilang sinusukat ang bewang at saka yung height mo, yung BMI, kung naayon ba, at saka pati yung timbang. Yung height, laki ng waistline, at saka yung timbang, yun ang inahanap nila kasi dapat nag-match yun. Kasi pag ano, pag mababa ka, panda ka, tapos malaki tiyan mo, magiging obese ka. So prone ka sa sakit ng mga diabetes at saka hypertension. So kailangan talaga maging slim fit. Hindi naman sabihin natin abutin pa yung slim fit kasi mahirap na habulin nila pag nakaedad ka na. Okay lang yun sa mga teenager kasi wala pa ganong pats ang katawan. So, ganun lang ang gagawin. Tatlong set lang nun. At magaganda na maging resulta natin sa loob ng isang linggo. Magkakaroon ka ng magandang cutting sa katawan. May mawala na yung bilbil. So, pag ganun ang ginagawa natin, focus lang talaga na ano lang, puro abs lang ang ano natin. Gawin mo isang buwan. O kaya isang taon, puro ganun lang. Eh, imposible naman siguro hindi palalabas yung abs mo sa katawan. Ang importante lang talaga, yung ano, disiplina sa pagkain, lalo po sa mga karne, mga fatty foods na malakas makapalaki ng tiyan, saka lakas makabigay ng sakit, cancer, saka ano, yung high blood o fatty liver. So, kailangan talaga ano lang, maintain lang. Ngayon, tatlong sets po yun. Nagagamit natin na pagpalit sa tiyan. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, dalawang set. Dalawang set po yun. Isa-isa na lang. So, ganun lang muna. Gawin dapat ang pag-exercise yun, may program. Kasi kung hahaluin mo, push-up, sit-up, kung anong gusto mong kuhan. So, pag hinalo mo yan, sakit lang ng katawan. Walang maging ano, magandang epekto. Kaya kung magawa ka ng program, sabi't isang buwan, puro sit-up. Isang buwan, puro sit-up lang talaga. O isang linggo, puro sit-up. Kung kay dating nag-exercise na. O meron ng mga sa katawan, cutting. Pero kung baguhan lang din, dapat ang programa natin isang linggo o isang buwan, puro abs lang muna. Sunod, dibdib. Sunod, braso. Ito bicep. Sunod, tricep. So, yung dito sa shoulder, yung dito. O sunod, papalaki ng ano sa puwet. Yung botox. Yung botox sa puwet, kailangan i-balance din. Kasi pangit naman kasi kung ganda ng katawan, wala ka naman puwet. So, ganun ang taga magawa ng program. Kailangan natin pag kay maging isang mag-exercise, ang ano ko lang talaga, masasabi ko lang, sa ginagawa ko, may programa kong sinusunod. Yung isang linggo, dalawang linggo mga kuan, braso lang muna, sunod dibdib, para magkaroon ng ano, para magkaroon ng epekto. Kasi kung ano lang, tira ka lang ng tira, kahit ano na lang, nasakit lang ng katawan yun, walang maging magandang resulta. Tapos, ang payo ko lang sa inyo, kung pwede, natural lang, mas maganda pa yung tubig na lang inumin yun, kaysa mag-inom kayo ng mga gamot, mga ano, yung mga nag- amino acid, nako, di magtatagal yun. Gaganda ang katawan sa loob ng isa, dalawang taon, tatlong taon. Pag nahinto o pag intake ng mga ano, mga food supplement na yun na iniinom nila, yung papalaki ng dibdib, palabi ng ano. Wala, di maganda. Pagdating ng panahon, makakasakit ka. Tapos pag pumayat ka, laylay. Puro laulaw yung ano ng katawan mo kasi di ka nag-intake ng mga pang muscle ano, enhancer. Yan na totoo. Kung mas maganda talaga pag organic lang, okay, tubig na inumin mo. Pinakadabis o tubig na may kalamansi, pang vitamin C. Yung ano, normal lang talaga yun. Baga, maging ano tayong natural. Kasi pag yung, ano, yung mga pag-gym na pampalaki ng katawan na ano, nagamit na mga, kung anong mga supplement iniinom, pag nahinto yun, wala na, wala, di maganda. Di magtatagal. Hindi pang long term. Mas maganda talaga itong ano lang, natural lang. Kasi long term ang ano niya, ang effect. Tapos walang side effect. Yan ang side effect yun. Pwede magkaroon ng problema yung heart mo. O yung mga internal organ mo. Dahil sa in-intake mo mga chemicals. O mga sinasabi nila mga vitamins. Pero sa akin talaga normal lang. Para hindi ano, hindi sa magkaroon ng problema sa bandang huli. Ito ng iba yun, mahirap mag ano, mahirap magbalik ng ano sa katawan dahil yun nga umaasa lang sa gamot. So yung atin normal lang to. So last na ano to, last na set na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pero sa mga bata pa, kaya lang i-pull sit up yun. Pero sa akin lang naman talaga, kung concentrate ko muna dito muna sa bandang sigmura, tapos dito sa susunod na. Kaya ang sit up ko medyo maiksi lang yun, pero compress. At saka di mabibigla, lalo pat mga may edad na, mahirap mabigla ang katawan.
At baka ka ay hindi makabangon o kay hindi ka makaano, higa ng maayos. So yun lang mga ano natin, gagawin natin pag ano. May kita naman natin ang resulta. Pag i-compress mo, pag unat mo ganyan, hindi mo makita. Pero i-bin mo ng ganyan, yan. Kitang-kita mo na yung mga cutting pati sa ribs dito. Kaya sabi natin may mga ano sa pots. Yung laylay yun. Kasi sa taba yan eh. Pag lagi kang kumakain, busog na busog ka palagi. So lagi bundat ang tiyan mo. Pasukan ng taba, lahat ng mga ano dito, papantay na yan, o lalaki lalo. Kasi nga lagi naka-expand yung tiyan mo sa busog, sobrang busog. Kaya kinakontrol yung pagkain ng carbohydrates kasi yun ang malakas ano, malakas mapalaki ng tiyan. Saka sugar. Yung talaga problema dun, sugar. Eh, isa kami pa naman, lakas ng ano, daming mga may sakit na diabetes. Kaya pinakadabis, eh, organic ang gagamin natin. Pwede, lemon lang, ano, yung kalamansi lang na patak sa tubig. Laging bagay na yun. O, pag inom ng tubig lang na normal. Yung tubig lang na, ano, yung literal na tubig na ininom natin araw-araw. So, sana yun may natutunan kayo. Tapos susunod naman eh, tuturo ko paano palaki ng dibdib. Kasi dati wala na talaga na flat, naging flat ulit to dahil napabayaan ko na ilang taon na hindi na ako nag-exercise kaya na ano, napabayaan. Pero mas madaling ma-recover dahil organic eh, hindi naman tayo gumagamit ng mga gamot para lumaki ang katawan o kaya enhancer, muscle enhancer para lumaki. So mas madaling ma-recover ang ating katawan pag organic lang talaga. Hindi tayo maasa sa mga gamot. Kasi yun eh, pangit yun. Eh, may magkaroon ng problema ang mga internal organ mo nun. So, pangit ang output nun. Hindi katulad ng normal lang o organic na ginagamit, eh, mas maganda ang output niya. So, sana yun. Animated din na kami, ano kayo, may napupulot kayong ano sa, yun, sa akin. Mag-comment na lang kayo kung anong tatanong nyo tungkol dyan sa ano. So, pwede din naman kayo mag-jogging, tapos jogging, mag-exercise, exercise, jogging, tapos ganito. Normal lang na gamit, walang gamit na equipment, barbell, dumbbell, ano lang, ibigat lang ang katawan ang gagamitin natin. So, di na kailangan na, ano, gagamit ng mabigat na bagay para lumaki ang muscle. Eh, yun, eh, buti ko sasari tayo ng, ano, ng bodybuilding. Pwede yun, pero pag yung gatong, ano lang, pang slim fit lang, tsaka healthy, ano, para lang sa ano natin, healthy lifestyle lang, ganitong gagawin natin, yung mas maganda ang ano natin, ang kalalabasan. So yun lang mga ka-Romars TV, salamat sa mga ano, salamat sa mga bagong subscriber ko ngayon. Thank you very much, and God bless you all. Bye-bye.